إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ كَتُوتُهَانَن ang lahat po ng pagpupuri ay sa Allah lamang. Sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong. Sa Kanya lamang tayo humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpakupkup tayo sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa mga masasamang ating nagawa. Sino man ang gabayan ng Allah sa tuwid na landas ay walang sino mang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang nasa ligaw na landas ay walang sino mang makakapagbigay gabay maliban lamang sa gabay ng Allah. Ako'y sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Siya'y nag-iisa. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at huling sugo. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tao na nasa tamang landas hanggang sa huling araw. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa atin sa banal na Quran, kanyang sinabi, O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal at huwag kayong mamatay maliban kayo ay nasa kalagayan na pagsunod, pagsukot, pagtalima bilang isang Muslim. Muli ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah at laging magsabi ng makatotohanan. Kanyang babaguhin ang para sa inyo ang inyong mga gawa at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, tunay na kanyang nakamtan ang dakilang tagumpay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Katotohanan, ang pinakamabuting pananalita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamabuting patnubay ay ang patnubay na daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang anumang nakakasira sa pananampalatayang Islam ay bid'a. At ang lahat ng bid'a ay nagpapaligaw at ang lahat ng nakapagpaligaw ay walang ibang patutunguhan maliban sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Alhamdulillah mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ay pinahintulutan muli ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo mag-ipon sa araw na ito na kung saan tayo ay gaganap sa ating tungkulin at makikinig sa mga aral ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pag-iisip, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangunawa. Dito makikita natin, maaaring itanong natin sa ating mga sarili, bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit tayo namubuhay? Ano ba ang halaga ng aking buhay? Ito ang maaaring itanong ng isang tao na kapag umiral sa kanyang tamang pag-iisip, ang kanyang pangunawa. Dito mga kapatid, magigita natin sa pang-araw-araw na ating pamumuhay, magiging palaisipan ito sa atin. Nung tayo wala pa sa pananampalatayang ito, hindi natin ito napapansin. Ngunit ang tanong na ito ay hindi lingid sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasabing mga tao. Sa panahon na kanyang gagamitin ang kanyang pag-iisip, kanyang itatanong sa kanyang sarili, bakit tayo nandito sa mundong ito? Ito mga kapatid, ang katanungan
na kung saan ang maraming mga tao ay nagpagalingan. Sila ay nagbigay ng kanya-kanyang mga kuro-kuro na kung saan sila ay mayroong kanya-kanyang mga katang-isip at kanya-kanyang mga pagpapaliwanag tungkol sa buhay sa mundo na ito. Sila ay nagsasabi na tayo daw ay galing sa mga unggoy na hindi naman natin matanggap. Sila ay nagsasabi na ang buhay sa mundo na ito ay walang saysay, pagkatapos nito ay wala na. Ang iba naman nagsasabi ito na ang kanilang paraiso, kaya ang kanilang panahon ay inuubos sa mundo na ito. Pilit naglilikom ng mga kayamanan sa mundo na ito na alam nila isang araw ito kanilang lilisanin. Alam nila isang araw sila'y babawian ng buhay, kaya't ating gamitin ang ating pag-iisip. Ano ba talaga ang kadahilanan? Bakit tayo nandito sa mundo? Magpasalamat tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang ito upang maging malinaw sa atin ang kadahilanan ng pagkalikha sa atin. Sino pa ba makapagsasabi ng kadahilanan ng pagkalikha maliban pa siya sa kanya na siyang naglikha mismo sa atin? Sino pa ba makapagsasabi ng talagang kadahilanan ng buhay natin sa mundo maliban pa sa kanya na lumikha sa lahat ng ating nakikita at hindi nakikita? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na ako'y kanilang sambahin lamang. Ito mga kapatid, ang kadahilanan bakit tayo nandirito sa mundong ito. Upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa pananampalatayang Islam, napakalinaw kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang Muslim ay hindi gagawa ng mga bagay na naaayon sa kanyang mga sariling kagustuhan lamang. Siya ay gagalaw ng naaayon sa ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ipapakita ng isang Muslim na siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang pangangalagaan ang kanyang sarili, ang kanyang kapaligiran, ang kanyang mga gawain, at ang kanyang ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga kapatid, ang gawain ng isang mananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُّكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sabihin mo Muhammad, katotohanan ang aking pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ito ang dapat nating isabuhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat ng mga gawain natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang gawain mo ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak ang susunod na hakbang na iyong gagawin, mabuti. Tiyak na ang susunod na iyong gagawin ay ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Anas bin Malik, sino man ang nagtanga ng tatlong katangian na ito, tiyak kanyang matatamasa ang tamis ng pananampalataya. Siya na nagmahal sa Allah at sa kanyang sugo ng higit sa lahat. Siya na nagmahal sa kanyang kapwa para sa Allah lamang. At siya na ayaw bumalik sa pagkaligaw pagkatapos siya'y patnubayan o gabayan ng Allah. Katulad ng pagkamuhi niya na siya'y ilaglag sa apoy ng impyerno. Dito mga kapatid, matatamasa mo ang tamis ng pananampalataya. Ayaw mong bumalik. Ayaw mong bumalik sa estado na ikaw ay nandun sa kadiliman. Na hindi mo alam kung anong yung patutunguhan. Sa Islam, sa pananampalatayang ito, na galing sa nag-iisang tagapaglikha, napakalinaw ang buhay dito sa mundo ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang subukan niya kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa gawa, sa asal, sa pag-uugali, at siya ay sukdol sa kapangyarihan, ang lubos na mapagpatawad. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buhay natin sa mundong ito ay napakalinaw, isang pagsubok sa lahat upang makita kung sino ang mabuti at masama. Dito sa mundo, makikita natin mga kapatid, may buhay at may kamatayan, may kayamanan, may kahirapan, may kalusugan, may karamdaman, katahimikan at may kaguluhan, may saya,
may lungkot. At ito ay nangyayari upang masukat natin ang ating mga pananampalataya. Kung sino man ang nawalan ng kayamanan, maaari siyang makabawi. Kung sino man ang nawalan ng kalusugan, ito'y maaari ding makabawi. Ngunit sino man ang mawalan ng pananampalataya, siya ay patay sa paningin ng Allah. Ang buhay sa mundo, mga kapatid, ay pagsubok para sa atin. Pagsubok upang patunayan na ikaw ay karapat-dapat pumasok sa paraiso. Pagsubok upang patunayan na ikaw ay karapat-dapat parusahan sa impyerno. Sa kabilang buhay, tayong mga tao, wala tayong maidadahilan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan kanya ng tamang pag-iisip upang ang mga bagay na ito'y unawain, upang ang mga bagay na ito'y iyong pag-isipan. Ano ba talaga ang dahilan ng buhay mo dito sa mundo? Ang mga bagay na ito'y nangyayari upang ipaalam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa buhay dito, sa mundong ito. Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat bago pa man din niya tayo nilikha. Ang pangyayari na ito sa ating buhay ay kumpirmasyon at basihan sa araw ng paghuhukom sa mga taong papasok sa impyerno na sila'y karapat-dapat sa impyerno. At ang buhay na ito'y basihan sa mga taong papasok sa paraiso na sila ay karapat-dapat pumasok sa paraiso. Itong buhay dito sa mundo na ito, mga kapatid, ang basihan para sa buhay natin doon sa kabilang buhay. Sa sinapupunan ng ating mga ina, tayo ay nanatili sa loob ng 9 na buwan. 9 na buwan, ingat na ingat ang iyong nanay sa kanyang kinakain, sa kanyang galaw, sa kanyang kilos, sa kanyang paglalakad. Ingat na ingat siya sa iyo upang ikaw ay lumuwal dito sa mundo ng malusog at may malakas na pangangatawan. Ingat na ingat siya. Ang daming bawal, pero kanya itong tinitiis. Ang daming pahirap, 9 na buwan, daladala kanya sa kanyang sinapupunan, ngunit ito'y kanyang tiniis. Pagkatapos ng 9 na buwan, ikaw ay niluwal niya sa mundo na ito. Nung ikaw ay masilayan ng iyong mga kamag-anak, tuwang-tuwa sila sa iyo. Nung masilayan ka ng iyong ama, galak na galak ang iyong ama dahil ikaw ay malusog at ikaw ay kanilang nasilayan at nakita. 9 na buwan na pagtitiis ng iyong nanay, ginawang basihan ang pagluwal mo sa mundo na ito. Ngayon, tayo'y nasa pananampalatayang ito. Tayo na'y nasa mundong ito. Napakarami ng mga bawal, napakarami ng hindi maaring gawin. Bakit? Tulad lamang yan ng kalagayan ng isang ina nung siya'y nagdadalang tao. Napakaraming bawal, ngunit kanyang tiniis upang mailuwal kanya ng mabuti at maayos, matiwasay sa mundo na ito. At pakinabangan mo ng maganda ang iyong kalusugan. Nung tayo isilang ng ating mga nanay, ang ating mga magulang, lalong higit ang ating ama, ay natuwa. Ano pa kaya, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala na ating kakaharapin, ating kakatagpuin doon sa kabilang buhay? Hindi kaya siya magagalak kung tayo naman ay magiging matagumpay sa buhay natin sa mundong ito? Kung naging basihan ang buhay natin doon sa sinapupunan sa pagluwal natin sa mundo na ito, magiging basihan naman sa buhay natin doon sa kabilang buhay ang buhay natin ngayon sa kasalukuyan. Ngayon, ang daming bawal, ang hirap to pa rin. Ang daming mga bawal, ang hirap sundin. Ang mga ipinag-uutos, tayo nahihirapan. Ang pagsasala, ating kinakakalimutan. Ang pag-aayuno, ating tinatakbuhan. Mga kapatid, sa kabilang buhay, ito ang ating gagawing basihan. Tayo ba'y karapat-dapat pumasok sa paraiso? Wala kang masisisi sa kabilang buhay maliban sa sarili mo. Nasasabihin pa ng tao, ibalik mo ako sa mundo at gagawa ko ng maraming ibada. Pero hindi po yan mangyayari, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam. Hindi ka maaaring bumalik sa sinapupunan ng iyong ina. Ganon din sa mundo na ito pagkatapos na ikaw ay binawian ng buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi natin uunawain ang halaga ng ating buhay, wala tayong kaibahan sa mga hayop na gumagala dyan sa ating kapaligiran. Walang responsibilidad, walang pananagutan. Pagkatapos ng kanilang buhay ay yun na yun. Ngunit tayo bilang mga tao, pagkatapos ng buhay sa mundo, meron pang isang buhay na naghihintay sa atin. 2 lugar lamang na ating patutunguhan, sa paraiso o sa impyerno. Ayaw ng tao sa impyerno,
Pero ayaw din ng taong gumawa ng paraan upang mailayo siya sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Gusto mo ng paraiso, pero itinuturing mo ang mundo na ito bilang iyong paraiso. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang pagtatagumpay natin sa kabilang buhay, itong buhay sa mundo na ito ang pagbabasihan. Nilikha tayo ng Allah, walang ibang dahilan, maliban tayo sumamba lamang sa Kanya. Maliban lamang na sumunod tayo sa Kanyang mga ipinag-uutos, ito ang dahilan ng pagkalikha sa atin. Ang buhay dito, pagsubok para sa atin. At makikita nyo, kapag ikaw ay nagtagumpay, kapag ikaw ay sumunod, isa ka sa mga mapalad na papapasukin ng Allah doon sa tinatawag na walang hanggang buhay sa hardin sa paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَيَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَمِنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكَاشِرِينَ. At sino man maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito'y hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga talunan. Mapapabilang sa mga talunan. Sino man ang maghangad ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, mapapabilang siya sa mga talunan sa kabilang buhay. Islam, pagsunod sa kalooban na nag-iisang tagapaglikha. Sino ang tatanggi sa pagsunod sa kalooban na nag-iisang tagapaglikha? Kapag ginamit mo ang iyong tamang pag-iisip, ito'y mauunawaan mo na ikaw ay ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas. Ikaw ay ginagabayan tungo sa pananampalatayang kanyang pinili at hindi ginawa ng tao, hindi ginawa ng isang grupo, hindi na lamang basta lumitaw dito sa ating kapaligiran. Ito'y pinili mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam bilang panuntunan ng ating buhay, ang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa nag-iisang tagapaglikha lamang. At ito mga kapatid, makikita natin, ang buhay sa mundo ay napakaikli lamang. Ang oras kanina, hindi na natin maibabalik. Ang nakalipas na taon, hindi na natin maibabalik. Ang ating kabataan, hindi na natin maibabalik. Kapag tayo binawian ng buhay, hindi natin ito maibabalik. Mabuti pa nga, eka nga nila, ang patay na kotse kayang buhayin ng tao. Ang patay na tao, hindi kayang buhayin ng kanyang kapwa-tao. Bakit? Dahil tayo ang gumawa ng kotse, kaya natin itong buhayin muli. Tayo ba ang gumawa ng kapwa natin? Tayo ba ang gumawa sa ating mga sarili? Hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang gumawa sa atin. Kaya siya lamang ang may kakayahan, ibalik kahit ang pinakadulong daliri natin, ibalik sa atin ito sa kabilang buhay. Kaya't mga kapatid, kung hindi natin kayang ibalik ang nakalipas na panahon, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay maaari pa rin makapagbalik loob sa Kanya. Tayo ay maaari makapagbalik loob sa Kanya. Kung tayo man ay mga pagkukulang sa ating mga tungkulin sa Kanya, tayo mga kapatid ay maaaring magbalik loob sa Kanya. Habang tayo may buhay, habang tayo ay may hininga sa mundo na ito, ang ating mga pagsisisi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa li alakum wa risalil muslimin min kulli dam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, sallu ala nabikumul karim. Fa inna Allaha ta'ala amarakum bidhalika haythu qal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Waldanil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambakiyati sahabati Rasulullah. Wa qala rabbukum udini istajib lakum. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Rabbana la tu'aqidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب
Waqirdawana inalhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yusifun. Alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.